Hindi dumalo sa Unity Walk at Peace Covenant signing ang halos sa 300 kandidato sa Bangaldan, Pangasinan para sa Barangay and SK Elections 2023. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Isinagawa ang Unity Walk at Peace Covenant signing na dinaluhan ng mahigit 1,000 kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan. Sinimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng misa. Sa monitoring ng PNP at COMELEC, mahigit 300 kandidato o katumbas ng 20% sa kabuang 1,500 na kandidato ang hindi dumalo sa aktibidad. Paliwanag ng COMELEC, karamihan sa mga hindi nakadalo ay mga kandidato sa sangguniang kabataan. Nataon daw ang aktibidad sa kanilang eksaminasyon. They were duly notified. May notice po kami sa kanila. Siguro talaga nagkataon lang na they are not available today. Sa ngayon, walang nakikitang banta sa seguridad ang PNP sa lahat ng barangay sa Mangaldan. As of now, wala naman tayo na record na possible threats dito sa bayan ng Mangaldan. Based doon sa threat assessment na ginawa natin per barangay. Samantala, umabot na sa mahigit 140 ang bilang ng deposited firearms sa Ilocos Norte dahil sa umiiral na gun ban. Bahagi ito ng Opland Feel Safe ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Natapos na rin ang Peace and Covenant signing sa lahat ng barangay. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang 6 na barangay sa probinsya na nasa ilalim ng areas of concern. Wala pa tayong recorded na election-related incident. Ang swerte nga natin. And sana magtuloy-tuloy with the cooperation of all candidates. Jasmine Gabriel Galvan, One North, Central Luzon.